Sunday ng gabi, nantulog ako, nanaginip ako. And then, yung panaginip ko talagang iba. Talagang, ikwento ko, okay lang? Nanaginip ako, nasa taas daw ako ng building. Tapos tinitingnan ko yung parang, yung kalsada, lupa, parang alo ng yung dagat. Tapos nakita ko may tumatakbong kabayo na may sakay. Ilang kabayo, tulin, ganun. Tapos pagtingin ko doon, nakagano ako sa building. Tapos pagtingin ko doon, malaking hole. Parang hindi man butas, pero parang river na dry. Tapos nakagano lang siya. Tapos ganun. So sabi ko, ang tulin ng takbo ng kabayo, sabi ko, halakalaka ba, hindi siya aabot doon, hindi siya aabot. Kapag kahit tumalon ang kabayo, hindi siya aabot. Mahulog siya. So, nakita ko, tumalon yung kabayo, tapos pati yung may sakay, tapos talagang hindi umabot yung kabayo doon sa kabilang side. Tapos bumagsak sa gitna. Tapos talagang plat na plat, ganun. Tapos pati yung kabayo, tapos yung sakay. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin ng panaginip ko? So, Monday afternoon, lagi pa yung iniisip yun. Tapos tumawag ko dito sa Pilipinas, Pastor. Sabi ko, Pastor, naginip ako. Ito yung panaginip ko ganyan. Tapos sabi niya, sige, pag-pray natin yan. And then, pagdating sa Vegas, kininto ko rin. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin ng panaginip ko na hindi ko maintindihan? Ito na. Pagdating ng fight, ganda ng fight. Yan, diba? Ganda ng fight, diba? Kung ano yung nangyari sa akin, naalala ko yung panaginip ko. Diba nung pag nakahiga ako ganda, lahat ako ng tapos, nung nagising ako, diba, tumayo ako, ganyan. Tapos, kung titingnan mo, reviewin mo yung fight, diba, nag-smile ako, ganyan ako. Nag-smile ako doon sa TV. Sabi ko, kaya nung pagtayo ko, nag-smile ako kasi naalala ko yung panaginip ko. Ako pala yung nakasakay doon sa kabayo na pula, and then, hindi ako nagalit, hindi ako nagtampo, walang, parang ano ba na thankful ako na pinaalam sa akin. So alam mo na pala talaga na matatalo ka. Yes. So hindi na tayo inom dahil puro kwento ko na lang. Ay, hindi.